Entonces la señora hace muy bien, tío. ¿Entonces creen que lo haga yo? Pagdating naman po sa Biblia, tayong mga Muslim naniniwala na may kapahayagan sa lahat ng mga propeta. Naniniwala tayo na may kapahayagan kay Moses. Ang tawag doon ay Torah. Naniniwala tayo may kapahayagan kay Abraham. No, so who? Kay Abraham. Yung tipan kay Abraham. Naniniwala tayo may kapahayagan kay David o Dawud alayhi salam. Yung tinatawag na sabur o salmo ni David. Naniniwala tayo may kapahayagan kay Jesucristo. So, mga kanyang kapayapaan o Injil. No po. In other words, naniniwala tayo na may lumang tipan, Old Testament, na ipinahayag niya sa kanyang mga huling propeta. Naniniwala rin tayo sa New Testament na ipinayag niya naman kay Propeta Jesucristo. Kung merong Old Testament, may New Testament, lalong merong Final Testament ng Diyos. Ang banal na Quran, ang siyang pinakamahalaga pa ngayon sapagkat siya ay nananatili sa kanyang orihinal na kalagayan. Ang mga Old Testament at New Testament, katulad na sinabi sa banal na Quran, na sinabi ng Allah, ipinahayag niya ito sa wika ng mga taong propeta ngayon na kanyang pinagpahayagan. Ngayon, dadako po tayo sa Biblia. Tayo mga kababayan, tayo mga Muslim, naniniwala rin tayo sa Biblia. Ano pinaniniwala natin sa Biblia? Nasa Biblia, meron dyan na kung saan may diwa. Diwa na salita ng Diyos. Diwa lamang, pero hindi salita ng Diyos. Iba po yung diwa na salita ng Diyos at yung tinatawag na tunay na salita ng Diyos. Sapagkat si Moses ay isang Hebrew, pinahayag sa kanyang wika ang Hebreo. Sapagkat si Jesucristo ay, ang kanyang wika ay Aramaic, ipinahayag sa kanya sa wikang Aramaic. Yan po yan. So, kung merong mababasa pa sa Biblia na mga maaring magbibigay ng diwa na salita ng Diyos, eh, hindi po yan ang salita ng Diyos, diwa lamang. Ano po? Naniniwala tayo sa Biblia sa panahon natin ngayon, ang Biblia ng ating mga kabayan, ay meron diyang diwa na nasasabi ng salita ng Diyos. Nandyan din po ang salita ng propeta. Nandyan din ang salita ng mga taong hindi ko malam kung sino sila. Nandyan din po yung mga taong historian. So, kompleto po yung Biblia na nandun na lahat. Nagsama-sama. Ang tawag nga po sa Biblia nila ay halo-halo. Okay. Then, una pong katanungan ko sa haharap sa akin, no po, na si Pastor o Preacher Ronald Ubidos, dahil naniniwala siya sa Biblia, itatanong ko muna-una, alin po bang Biblia ang ipipresenta? Ang dartong ako dito dahil ang dami kong Biblia ang ipipresenta eh. Hindi ko alam kung ano pag-aaralan ko eh. Ito po ba ang Holy Bible, American New Standard Version? O ito po ba ang Biblia, ang banal na kasulatan na gawa ng saksi ni Jehova? Ito po ba ang Biblia, ang banal na kasulatan na gawa ng saksi ni Jehova? Yun? Ito po ba ang The Promise? No po? Ha? Na ikagaya Catholic hindi English version, contemporary ha? Contemporary English version? Ito po bang Holy Scripture? Ito po bang Holy Bible Revised Standard Version Catholic Edition? Ito po bang Holy Bible na kung saan ay ano bang anong ito? New Revised Standard Version ha? With reference, alright? Ito po bang the Holy Bible New International Version? Allahu Akbar! Dami niya na. Ito po bang the Bible? Ha? Na kung saan ay merong New Revised Standard Version din po? O ito, ito, wala rito yung salitang Jesus Christ. Pinakamatanda ito. Ha? Ito, iniingatan ko ito, matanda-matanda na ito. Ha? Walang salitang Jesus Christ dito, hindi mo nila mababasa ang Jesus Christ dito. Ha? Ang tawag po rito ay Holy Name Bible. O baka naman ito, New Century Version. Ha? Yan. Okay, Bible din po yan. Nahihirapan talaga ako sa kalaban mo ngayon. Ano po? O baka naman ito naman, the Holy Bible. Ano po? American Standard yan. Okay. So, meron pa po doon sa biharapan ko, hindi pa kasali yun. Ayan, Bible din yan. Una natin isali. Masyado marami, nahihirapan niyo pa ako. Okay. So, yan na lang, mamimili. Pag may pinili siya rito, doon ako magkoconcentrate sa pangalawang tindig ko. Ngunit pag wala siyang pinili dito,
hihiramin ko na yung Bible na ginagamit nila. Talaga ito, very underdog ako. Bakit? Sila, isa lang ang pag-aaralan nila. Isang-isa lang. O ito, isang-isa lang. Samantalang ang pag-aaralan ko, palagay ko, ikamamatay ko, hindi ko manabasa lahat ito. Ha? Kami piliin natin. Ano po? O baka naman yung Biblia ng Katoliko. May Biblia Katoliko dyan, nandyan eh. Kasi magkakaiba ang laman ito eh. Magkakaiba, magkakalaban. Ha? O yan, ito, The Living Bible, Paraphrase, Catholic Edition. At yung magandang balita, Biblia, na medyo mag-aamang pagkakatagalog. Warning, isang minuto na lang. So, iba-iba po ang laman. Bakit magkakaiba ang laman? Eh, hindi ko nga po alam bakit eh. Mamaya, malalaman natin niya kung bakit. Ano po? Hindi ko alam. Siguro baka may paliwanag ng ating makakatingwali kung bakit nagkaganyan-ganyan. Ano po? Pero umaasa ko sana, magturo man na siya kahit isa para doon ako mag-concentrate. Ang mahirap nito pag sinabi niya lahat yan, naku po! Kakapusin ako ng oras. Pero magkaganon pa man, pagbibigyan ko pa rin sila. Okay? Mga kapatid kong Muslim, mga Kristiyano, sana po magkaisa rin tayo dito. Pag sinabi mo namin, o ng mga translation, na version, hindi ho nangangahulugan, another Bible yun. Na iba na naman ang mensahe. Na iba na naman ang nilalaman. Na iba na naman ang sumulat. Hindi ho ganun ibig sabihin ng version. Kaya nga po, ito, hiniram po sa ating kapatid na Barcelona. Hinunahan ko na siya kaysa manghiram sa muna sa akin mamaya. Manghiram daw siya sa akin, so nauna akong manghiram, kapatid na Barcelona. Ito po ay Revised Standard Version. Dito po ay pinaliwanag yung salitang version. Hindi po yung Oxford Dictionary ang authority na magbibigay ng definition ng version, kundi yung Biblia natin mismo na ginagamit nyo. Kaya ito, gagamitin ko yung Biblia mo na ipinakita mo kanina. Ulitin ko, yet the King James Version has grave defects. Okay, binanggit yung version. By the middle of the 19th century, the development of biblical studies and the discoveries of many manuscripts more ancient than those upon which the King James Version was based made it manifest that these defects, tandaan nyo, ang depekto ho sa translation ho, hindi dun sa manuscripts na pinagbasihan. That, sabi dito, made it manifest that these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation. Yung pala yun. Kaya yung tanong niya sa akin, tatanong daw niya, aling dito ang Biblia? New World Translation, New Century Version, King James Version. Sabihin ko sa inyo, lahat po yan ay Biblia. Lahat po yan ay tama. Kaya kung magpo-focus po kayo, kapatid ng Barcelona, lahat yan babasahin nyo. Hindi lang isang version. Ganyan kami mag-aral ng Biblia. Ito po, pinaniwala nyo hindi? Ay, pinaniwala. Siyasan pala tayo nyo. Hindi ko sa sinihan.